Nangangalos ang ano mo? Paa mo? Namamaga ba? Para mo din lang makatayot mo naman. Sa ang bebe na rin. Napapagod na si Mrs. mga boss. Bigat din na, bigat ang trabaho dito eh. Pero sana mag-for good na kaso. Wala pa kaming bahay. Nangangalos na yung binti ni Mrs. mga boss. Parang hindi siya makatayo na matagal. Balik na ako sa loob mga boss. Ano? Mga pataking snow. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga check boss? It. Kain tayo mga boss. Marami kaming pagkain ngayon mga boss. Galing to sa birthday yan. Spaghetti mga boss. Paborito ng misis ko. Ito, anong tawag dito? Pansit Canton. Ito mga boss. Galing to sa birthday yan. Birthday nung baker namin eh. Ito yung niluto ko kagabi. Adobo na may itlog. Dito na nakakain si misis oh. Ito yung pagkain ko. nakalagay sa higiene ng mga boss. Kain tayo mga boss. Meron pa kasi ako nakasalang dun sa oven mga boss. Ilang minuto na lang yon, tatanggalin ko na para dire-diretso na yung kain ko. Pinauna ko na si Mayora. Kasi nalalambot eh. Check ko na ma. Wait lang. Sa dressing room mga boss, kakain na tayo. Okay lang po. Saan na talaga? Ha? Yung pinates? Si, kalina pa nagharap ng kayo. Saan mo to? Ano nga? Wala mo to. Itlog mga boss. Adobo. Nangangalos ang ano mo? Paa mo? Namamaga ba? Hindi lang makatayot mo naman. Saan ang bebe na rin? Sobrang lamig. Napapagod na si Mrs. mga boss. Bigat din na, bigat ang trabaho dito eh. Pero
Pero sana mag for good na, kaso wala pa kaming bahay. Tapos may pinag-aral pa kami, yung binata ko, pinag-aral ng college. Nangangalos na yung binti ni Mrs. mga boss. Parang hindi siya makatayo na matagal. Ayaw magpasensya pa eh. Ha? Ayaw niya kasi magpasigap sa doktor, tatakot. Parang bibigay na daw siya. Pagod na. Nahihiya mga boss. Oh. Ma, tama ka dyan. Ang trabaho kasi ni Mrs. sa bakery, tagal siya naging baker. Kailan lang namin siya pinalitan? Kailan lang ba namin pinalitan? 2 years ago na? Wala pa siya rin. I-misses ko talaga yung baker mga boss. So yung natatnan ko dito nang nagbibake na. Kinamay ko na mga boss. Hirapan na siya. Nangangalos na daw yung kanyang ano. 20. At kaya ang sarap ng adobo mga boss. Ano? Nagutom ako mga boss. Kasi alas 5 ako ng madaling araw na pasok. Siyempre, si Mrs. alas 7, hindi pa rin niya kumakain. Ang kain na namin yan, ito na, itong sinisingit namin na short break. No. Hindi nakasalo ka mga boss. Tumunog na. What's up mga boss? Mga boss, uwi na naman tayo. Kapal lang snow mga boss oh. Si
Kita niyo snow mga boss. Kapal no? May part-time ako ngayon mga boss sa 7-Eleven. Balik na ako sa loob mga boss. Ano? Mga pataking snow. Amihan na lang ulit. Grabe ang snow mga boss oh. Masakya ko ang kapal. Sana mag-start. Subukan natin mag-start mga boss. Buti naman. So pag sobrang lamig ay ayaw mag-start kasi nito eh. Thank you Lord at nag-start. Wala. Diretso na ako nitong 7-Eleven mga boss eh. Mga boss, balik muna ako sa loob. May 10 minutes pa ako. Kanina ko pa pinastart yan mga boss. Nakastart na yan eh. Lumabas ako. Siguro may mga 15 minutes na yan. Mainit na sa loob at malinis na yung mga salamin ko mga boss. Wala nang snow sa paligid. Misis ko, gustong-gusto nang umuwi ng mga boss. Talagang... Siyempre, pag-uwi ng Pilipinas, alam niyo ng buhay sa atin, di ba? Pag may edad ka na, mahirapan ka na mag-apply ng trabaho. At pangalawa, dapat pag umuwi ka ng Pilipinas at galing kang abroad, dapat may ipon ka na o may na-invest ka na. Eh, sa ngayon mga boss, talagang nasa pag-aaral talaga ng anak ko ngayon yung doon talaga kami nag-invest. Kasi para din naman sa future ng anak namin. So, yun talaga yung inuna namin. Kasi diba lahat naman tayo mga magulang yun ang priority natin, pangarap natin na mabigyan ng magandang inabukasan yung anak natin, makapagtapos natin ang pag-aaral sila at para din naman yung sa kanila. Pag nakita natin silang maganda na yung buhay ng anak natin at maganda ang trabaho at alam niyo na maraming napundar, ganun, malaking karangalan sa ating mga magulang yon. At parang ikaw na yata pinakamasayang tatay o nanay kapag nakapagtapos mo yung anak mo ng pag-aaral at nakita mo na maganda yung trabaho. Eh marami nang ako, may mga nararamdaman na rin ako, 'di ba? Sabi ko sa inyo, meron akong maintenance para sa high blood ko, pero bata pa ako, mga boss. Ay, hindi naman. Hindi naman batang-bata kasi ako ay 43 years old na mga boss. Maliit lang talaga ako. At yun nga mga boss, ano. Ilang beses na rin dinadaing sa akin ni Mrs. yung parang namamahinid yung paa niya.
yung dalawang binti niya pababa ng paa. Sabi ko magpa-check up na tayo. Ayaw niya kasi. Ayaw niya magpa-check up. Hindi ko alam kung bakit. Pag pinipilit ko siya, eh, medyo baka magalit sa akin. Pero, sisigapin ko na makapagpa-check up kami para sa kanya. Ganito ang buhay, mga boss. Sa ibang bansa. Talagang nakikita lang natin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, eh yung mga magaganda ang ipinapakita sa atin ng ating mga kapamilya, kaibigan na kumakain sa restaurant, nagpapapicture sa snow, pero ang totoo, yung iba hindi lang pinapakita ko ano talaga yung realidad ng buhay dito. Dahil ayaw nilang ipakita sa kanilang mga anak ano talaga yung trabaho nila dito. Yung mga ganun. Dahil ayaw silang kaawaan. At isa rin yon sa dahilan kung bakit ako nag-vlog. Nga, tulad ng lagi yung sinasabi, para ipakita sa inyo kung ano yung natural na pamumuhay dito. Sa ibang bansa o kahit saan mang bansa, hindi lang sa Canada. May mga iba din na nagbablog sa iba't ibang bansa at pinakikita rin yung realidad ng totoong pamumuhay ng dayuhan na tulad ko dito, dayuhan ako dito sa bansang Canada. Kaya dapat matuto talagang mag-ipon at maging laging kalmado sa buhay. Huwag pa bigla-bigla ng desisyon at isang pagkakamali mo lang mawawala lahat ng iyong pinaghirapan, pinag-ipunan kung anong meron ka pag nagpadalos-dalos ka talaga. Hirap, no? Hirap bagay yung mahirap. Hindi naman, mga boss. Nasishare ko lang sa inyo kasi isang taon na rin ako nag-vlog. Isang taon ko na kayong kasama. Kaya sinishare ko sa inyo kung ano yung nasa sa loob ko. At kayo na ang bahala. Sana huwag niyo akong i-bash kasi nagiging totoo lang ako sa mga pinagsasasabi ko. Kaya mga boss, punta na tayo sa second job ko, mga boss, ang 7-Eleven. Yan, kita niyo yung snow? Ayan na ang snow, mga boss. Hindi ko na tinanggal yung snow dyan sa may harap na salamin ko kaya hindi nyo matanong masyado yung kalsada. Mamaya ako nalang tanggalin, mga boss, ang lamig eh, pambihira. Kita nyo tuloy puting-puti. Yan, malapit lang ako sa 7-Eleven. Pwede nga lakarin pero syempre napakalamig naman, mga boss. Pagod na nga tayo sa trabaho eh, mapagurin pa natin ang ating paa sa paglalakad. Diyos ko naman, patawarin, mga boss. Let's go! Ayan, ang aking nag-low traction na. Kumakayot sa snow yung aking gulong. Hirap kumandara ang aking gulong. Tini na tayo ngayon. May spot pa. Nawa ay kasya. Eh pag hindi, dito na ako, mga boss, 7-Eleven. Tama na ang daldal, boss G. Magtrabaho ka na. Pandira, tama nga naman kayo, mga boss, ano? Let's go.
Uwi na tayo mga boss. Ina-start ko na to eh. Wala akong tanggalan ng snow itong salamin ko sa kaliwa. Kasi hindi ko kita itong pag-akas ko pati. Ito mga boss, tanggalan natin. Para hindi tayo madisgrasya. Okay na. Kita ko na yung likod. Thank you Lord at tinging okay naman ang buong araw ko mga boss sa pagtatrabaho. Nakatapos na naman ako na isang araw mga boss. Uwi na tayo. Tayo pa ako bukas sa aking full time job. Wala akong part time ulit sa 7-11 bukas at wala akong pasok sa IGA. Pero may part-time ako sa Table 12 Top House. Dating pangalan ng restaurant na yun ay Link's Pub. Ngayon pinalitan na, iba na yung may-ari. Sige mga boss, trust na tayo. Wala naman. So far so good. Ayan mga boss, let's go. Pambira. Hindi ko naalis sa pambira. Bukas na lang tanggalin niya. Lamig eh. Hindi ako gaano makatagal dyan sa labas. Malamig. Hindi ako basta makasingit kasi nakakatakot eh. Madulas kasi yung kalsada mga boss. Ayan, tinan nyo yun, yun o. No? Dumaan sa harap ko. O, oh, mabibilisan sila mga boss. Inantay ko na mga boss para si andito na tayo sa bahay mga boss. Taka, ang ngiti ako na maayos mga boss, hindi ganong pagod. Pero pagpagod ako mga boss, tapos tayo dyan. Nakasimangot. Pambihira. Naririnig yung kahon ng aso mga boss.
mga boss, ako ay takot sa aso. Ang lalaki ng aso dyan sa kabila, mga boss, tatlong aso. Siguro, mga boss, hanggang bewang ko yung, mga boss, hanggang bewang ko yung aso. Ang lalaki, mga boss. Tan nyo naman, yung kahol palang gilig yun na. Pag may pagkakataon, mga boss, papakita ko sila sa inyo. Sisilip tayo sa bako, pambihira. Ang lalaki pa. Last lumamo ng mga... Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin buong araw na to. At inabot na tayo ng gabi. Maraming salamat po talaga sa inyo sa walang sawa niyo pong panonood sa GP Noy TV. Sa walang sawa niyo suporta sa akin. Maraming pong salamat sa inyo. Dahil gusto ko pong lagi niyo makita kung paano kami mamuhay dito. Ako at ang iba nating kababayan dito. Baka kasi isang araw na saka papanood mo sa akin, eh may plano ka na palang pumunta dito, isang araw nandito ka na rin. Tulad ng mga iba nating kababayan na nag-subscribe sa akin noon dati, tapos mga student sila. So ngayon nandito na sila. May mga nakakasama na ako sa vlog ko na ipinakalala ko sa inyo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Paano mga boss? Papaalam na ako sa inyo. At mag-iingat po tayo palagi mga boss. At nawa ay maganda ang pasok sa atin ng 2024. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po tayo palagi. At God bless po sa ating lahat mga boss. Maalam.